Welcome po sa aking channel, guys. Ngayong araw, mag-install po tayo ng dimmer switch at ilalagay po natin sa drain pan ng upright freezer or chiller. Dahil lang kanilang design, guys, is ang compressor is nasa top ng unit at ang evaporator also is nasa top. So kapag nag-defrost to, guys, the water is magdi-drip at meron po siyang drain pan. Makikita nyo dito, guys, is damaged na po ang bottom ng drain pan natin. So to minimize the damage, guys, we're going to install dimmer switch. Kung wala po tayong budget, swak na po ito. Kung gusto po natin ng mas may standard ang ating trabaho, thermodis para mayroon siyang cut-in at cut-off. Kung wala ng tubig, magka-cut-off siya. Okay? So, ang alternate nito, guys, is dimmer switch. Ang ating dimmer switch is capable of handling up to 400 watts. At ipapakita ko rin sa inyo kung mamaya kung mare-reduce nga natin ang init ng ating defrost drain heater. So, to top that one, guys, mamaya mag-appear ang aking diagram. Dahil ito ay may switch, pwede po natin siyang i-off. So, a little bit complicated, pero pag wala po yung switch na yan, is madali lang po siya. So, line 1 lang po ang papasok, o yung live wire ang papasok dyan. Meron po siyang in at meron po siyang out. So, simple as that, guys. Kung may encounter nyo to, guys, i-install po kayo. Lagyan nyo po ng installan nyo rin po, guys, ng box o junction box at ipasok natin yung wire ng defrost at wawire po natin siya. And after that, after installing it, I will show you na marireduce po natin ang init ng ating drain pan po hindi po masunog ang ating bottom loob, ang ilalim ng ating kinalalagyan ng drain pan, which is made of only GI sheet and not stainless sheet. At yung foam niya po sa baba is na deteriorate na, as shown in the picture. So just screw it up, guys, and later we're going to start and let's see what gonna happen. Itong video nito, guys, is late na po siya ng 3 weeks. Tested na po yung unit. So, na-minimize po natin na hindi po gano'ng iinit ating drain pan because ang setting ko po sa defrost is between the cycle of 8 hour in 24 hours, magde-defrost po siya ng 3 times only. So, case-to-case basis ito, guys. So, naka-zero siya. In-on ko na po yung unit. Tignan niya sa ating clock meter. Turn switch on. Yan po ang kanyang rating, guys. 0.265 amps. Off ko po ang knob. Ito, i-on po natin siya. Ayan, gumagalo po ang ating amps. So, meron po tayong 0.096. At iseset ko po to, guys, sa kalahati ng knob, which is 120. 0.120 amps. So ito, guys, is wala na pong reklamo si client since ang turn ko lang po sa knob is kalahati. Huwag po natin siyang i-full because if you turn it full, parang wala rin po kayong in-install na dimmer switch. So that's all, guys. Thank you for watching. If you like this video, please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.